disease sa coronavirus disease, bagong pag-asa po, ang hatid ng mga bagong silang na sanggol. Sila ang mga COVID baby pero hindi dahil positive sila, kundi dahil COVID ang ipinangalan sa kanila. Ano? Kamusta mga brad? Si Don Bray nga pala nagbabalik and welcome back sa isa na namang video kung saan pag-uusapan natin kung ano yung mga pwede maging epekto sa anak mo kung ipapangalan mo siya kasunod ng isang nakakamatay na sakit o isang bagyo. At bibigyan na rin kita ng tips kung ano yung mga pwede mong ipangalan at hindi mo pwedeng ipangalan sa anak mo. Okay? So without further ado, let's start this shit. So pag-usapan muna natin ngayon kung ano yung mga pwedeng maging epekto sa bata o sa anak mo kung ipapangalan mo siya kasunod ng isang nakakamatay na sakit o isang bagyo na umitil sa maraming buhay. So yung mga epekto to, depende sa kung anong klaseng pagkatao meron ang bata. So iisa-isahin natin yan. Pero hindi tayo lalalim ng uso. Be-basican lang natin. Hindi ko naman sinasabing tama ako. Ito lang naman yung aking komentaryo. Yung aking saloobin. Una, sabihin na nating lumaki yung bata ng mabait at masiyahin. Mangyayari doon, lahat ng tatawag sa kanya ng COVID, tatawanin niya na lang. Pwede, di ba? Wala siyang gagawin. Nahahayaan niya na lang. Which is good para sa akin, no? Tatawanin niya na lang. Mabait siya eh. Tsaka masiyahin. Sunod, paano kung matapang at basagulero? Yun. Lahat ng tao pinagtatawanan yung pangalan niya. Expect na mapapaaway lagi yung anak mo. Bata pa lang. Yung, pag inasar siya ng mga kaibigan niya, saan mo uuwi yun? May bangas yung mukha. Isipin mo ang paglaki niya. Lahat ng tao pinagtatawanan yung pangalan niya. Yun. Laging may kaaway. Sunod, paano kung lumaki siyang maramdamin at tahimik? Tapos inasar siya, tinatanong bakit COVID? Tapos hindi siya nagsasabi sa inyo ng problema niya. Hindi natin alam, pero wag naman sana. Pwede magpakamatay yung bata, di ba? Baka hindi niya na ma-handle yung ganung problema gawa ng pangalan niya. Di ba? Yun yung masaklap na senaryo. No? Kadikit na ng buhay niya yung pangalan niya. At habang buhay rin siya pagtatawanan. Tandaan mo yan. At hindi natin alam kung kakayanin ng anak mo yun. Ito naman yun, para sa akin, yung mga pangalan na hindi mo pwedeng gamitin para sa anak mo. Una, COVID. Napapanahon, hindi mo pwede ipangalan sa kanya yun. Bakit? Buong buhay niyang dadalhin yun. Imagine, kadikit na ng buhay ng bata yung pangalan niya. So buong buhay siyang tatanungin, pagtatawanan. Sunod, bagyo o kalamidad. Alam niyo na yun. Undoy or Yolanda or kahit ano pang pangalan na related sa bagyo or kalamidad. Mga ganun. Kung sa bagyo, parang hindi naman siya katulad ng sa COVID. Pag nalaman na Undoy or Yolanda pangalan ng anak mo o ng bata, alam na ng tao kung bakit. Ikatlo sa listahan, pangalan ng kilala mo masamang tao. Pwedeng kontrabida sa pelikula. Bakit mo nga naman kasi siya papangalan sa karakter na yan, di ba? Ano ba ba? Chismosang kapitbahay? Pwedeng siga, kurakot na politik, politician, yan, mga ganyan. Ano ba? Mabasa yun. Masamang tao. Huwag yan, ha? Okay? Huwag yan. Panghuli, anything na katawa-tawa or kahiya-hiya. Alam mo na siguro yun kung ano-ano yun. Pero tingin ko yung tatlong nauna ay covered na dun sa panghuling binanggit ko. So ito naman yung tips ko sa'yo kung ano yung mga pangalan na pwede mong gamitin para sa bata. Tip number one. Common na to. Pagsamahin mo yung pangalan yung mag-asawa. Common yan. So napakadali. Marami na rin gumagawa yan. Tip number two. So, yun, pwedeng mga Diyos, or Gods, or Santo. Okay, mga Saints. In English ko na. Tip number 3. Mga bayani. Yung mga bayaning nagbuhis ng buhay para sa bayan. Mga ganun, di ba? Malalim. Tip number 4. Paboritong personalidad. Alam ko marami kang kilala. So, mas madali yun, di ba? Pero, please lang, kung K-pop fan ka at nasa Pilipinas ka,
please huwag mong ipapangalan sa mga Korean artist yung anak mo. Kasi hindi bagay eh. Nasa Pilipinas ka, tapos Korean yung pangalan ng anak mo. Diba? At panghuli sa listahan, superhero o kaya ay mga anime characters. Yan, pwede yan. Pwede mo rin gawing reference yun para sa pangalan ng anak mo o ng bata. Pwede yung character sa Ghost Fighter. Magaganda yung mga pangalan doon, di ba? Basta yung ano, yung anime na kaaya-aya sa pandinig at sa paningin. Yung pangalan, di ba? So yun na nga yung mga tips ko mga brad, no? So doon sa magulang na nagpangalan sa anak nila ng COVID, eh I suggest pumunta kayo doon sa municipality kung saan pinanganak yung bata at ipabago yung pangalan para hindi naman mahirapan yung mga bata. Kasi they don't deserve it. They don't deserve na pagtawanan. Okay? Imagine, kadikit na ng buhay ng bata yung pangalan niya. Ganun yun. At doon na nga natatapos yung ating video. Kung nagustuhan mo yung mga pinagsasabi ko dito, just hit the like button. Kung may comments ka, suggestions, or violent reactions, or kung sa tingin mo may mga hindi pa ako nabanggit, sulat mo na sa comment section below. Hit that notification bell para pag may bago akong video, eh, malalaman mo agad. Okay? So, this is Don Bry signing out. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo. Stay home. Stay safe. God bless. I'm not gonna lie.